Yan, ito si Inday, mga kitlog, si Sweeter Palawang Guldhili. Yan, ito yung tatay ng mga cockerels natin, nandito sa backyard ni tatay. Tapos dun sa inalaga natin dun sa bahay ng mga sisiw. Yan mga kitlog, ito na sila oh. Ito yung magtutumas mga kitlog ngayong July 21. Yan. Itong ginagamit ko mga kitlog, maraming nang nakakalam nito. Yung mga breeder at mga sabungero. Pero itong video na to para sa mga baguhan na nagmamanok. Yan, samahan nyo ulit ako mga kitlog para malaman nyo yung magandang gamitin na vitamins para sa tag-init o tag-ulan para sa mga inalaga natin ng mga manok. Tatakaw ng mga cockerels natin tapos baby pullets na going 2 months old ngayong July 21. Mga kitlog, pag malapit ng birthday ko, this coming August, yan, magbibigay tayo sa mga solid subscribers natin na walang sawang sumusuporta dito sa aking Munting Channel. Yan, laban sa stress. Yan, maganda to sa tag-init, tag-ulan. Yan mga kitlog, walang iba kundi. Ang lakas ng ulan dito. Yan. Dito tayo mga kitlog sa tinatrabahoan ko. Yan mga kitlog. Napakaputik dito sa backyard namin ni tatay. Oh. Nakatapos lang din ng umulan mga kitlog. Halos 1 week na dito na walang tigil ang ulan. O pabugso-bugso ang ulan. Yan mga kitlog. Ito yung backyard natin. Oh. Yan. Putik mga kitlog, maputik. Yun mga kitlog, isang maulan na hapon po sa atin lahat at welcome back ulit sa aking Munting Channel. Yan, ngayong hapon mga kitlog, samahan nyo ulit ako kasi may gusto ko ipakita sa inyo yung ginagamit ko sa mga manok dito at mga sisiw. Tuwing tag-ulan mga kitlog at tuwing tag-init. So itong ginagamit ko mga kitlog, maraming nang nakakalam nito. Yung mga breeder at mga sabungero. Pero itong video na to para sa mga baguhan na nagmamanok. Yan, samahan nyo ulit ako mga kitlog para malaman nyo yung magandang gamitin na vitamins para sa tag-init o tag-ulan para sa mga inalaga natin ng mga manok. So samahan nyo ulit ako mga kitlog. Pero kung bago lang po kayo itong mga kitlog sa YouTube channel ko, kung okay lang po, yan, pakilike, pakicomment, pakisubscribe, pakidamin na rin po mga kitlog notification bell para manutuloy po kayo sa mga gagawin itong video. So yun lang mga kitlog, samahan nyo ulit ako, ipapakita ko rin yung mga inalaga ko ng manok dito sa backyard namin ni tatay. Yan, kung mapapansin nyo mga kitlog, oh, basa pa yung lupa kasi kakatapos lang umulan dito mga kitlog. Yan, almost 1 week na pabukso-bukso ang ulan dito sa amin sa San Jose del Monte, Bulacan, araw-araw. Yan, napakaputik dito mga kitlog, oh, dito sa area namin ni tatay o sa backyard ni tatay. Yan, kahit dun mga kitlog sa cording area natin, dun sa tatlong manok natin dun sa loob na Tasmanian Devil Hatch, tapos kay Whitey, tapos kay Negro Junior to. Yan, napakaputik din doon sa loob. Tapos dito mga kitlog, ito yung huling upload natin na ginawa natin ng paraan para hindi sila mabasa sa loob. Pero kung mapapansin nyo mga kitlog, oh, sa gilid medyo basa dito sa kulungan nila. Kaya doon sa loob mga kitlog, medyo basa yan. Pero hindi na masyado napapasukan ng tubig. Oh, yan, oh, hindi na masyado basa doon sa loob. Unlike dito mga kitlog sa kabilang breeding pin natin, oh, dito nakakulong si Calpara Peruvian, oh, kung makikita nyo sa loob, napakaputik. Yan, kasi hindi pa natin nagagawa ito mga kitlog, oh. Yan, putik na si Calpara Peruvian. So, i-update natin mga kitlog itong inalaga natin na kakirel na 2 piraso lang yata, tapos yung baby pullet natin na mga kapatid nila. Yan mga kitlog, ito na sila, oh. Ito yung magtutumas mga kitlog ngayong July 21. Yan. 2 kakirel. 2 o 3. Yan. Bali, 3 kakirel ito mga kitlog. Tapos yung 4, mga babae na. Yan, ito. Isa. Tapos yung anak ni Calpara Peruvian. Itong gold na to. Yan.
So bali ito na mga kitlog, yung inaalagaan natin ng mga cockerels at mga baby pullets dito sa backyard namin ni tatay. O nakikibackyard ako dito kay tatay. Yan. Mamaya papakainin natin to. Tapos ipapakita ko na sa inyo mga kitlog yung vitamins na sinasabi ko na ginagamit natin ito o araw-araw natin binibigay, lalo na sa tagulan. Ngayong panahon na tagulan na to. Yan, para sa mga bagong nagmamanok. So yun mga kitlog, ikot muna tayo dito sa backyard dati kay tatay. Yan. Yan, ito naman si Calpara Peruvian na maputik na yung kulungan nyo. Ito yung hindi pa natin naayos mga kitlog na kulungan. Kaya kung mapapansin nyo sinigraw, napakaputik pati yung mukha niya, maputik. Yan. Sunod na araw, pag medyo uminit na, saka natin ayusin ito mga kitlog. Yan, ito si Inday mga kitlog, si Sweeter Palawang Goldhili. Yan, ito yung tatay ng mga cockerels natin, nandito sa backyard ni tatay. Tapos dun sa inalaga natin dun sa bahay ng mga sisiw, ito yung tatay. Kwanto mga kitlog? 13 months old. Yan, ito yung binigay sa atin ni Padisamski Marmol. Yun o, guwapo. Dito tayo sa loob mga kitlog. Kakatapos ng mga kitlog umulan. Kung mapapansin nyo, may umagos pa dito na tubig sa ginawa natin na kanal. Ito naman mga kitlog si Whitey, si White Knight Peruvian natin. Yun o, kung mapapansin nyo mga kitlog, basang-basa yung kwa natin. Yung loob ng recording area natin. Hindi pa tayo nakapagdamo dito mga kitlog kasi kung mapapansin yung panahon mga kitlog pabukso-bukso ang ulan dito sa amin. Ito naman si Tasmanian Devil Hats. Yan, blue face. Yan, tapos si Negro Junior to. Yan, kung mga kitlog si Negro Junior to, yung Black Knight Peruvian natin na solid black skin. Ito si Whitey. Ayan. Doon naman tayo mga kitlog sa mga inahin natin na ginagamit natin ng materialis. Ayan, si Inday. Si Inday yan mga kitlog, si Inday. Si White Knight Peruvian na inahin natin. Yun o. Tapos si Pumpkin Sweeter. Ito yung isa to sa mga nanay sa mga inalagaan natin ng mga sisiw. Tapos si Black Knight Pumpkin. Yun o. Uy, nangitlog na si Black Knight Pumpkin. Ito yung next natin na ibibreed mga kitlog. Yan. Yun o. Going 7 months. Yan. May itlog na mga kitlog o. Yun, may itlog na siya. Yan. Unahin natin pakainin yung mga cockerels natin. Tapos yung mga baby pullets. Itong patoka na binibigay ko sa kanila, yung stag developer na 1 to 4 months old. Yan, siguro dalawa lang ito mga kitlog. With feeding ng ginagawa natin sa mga binibigyan natin ng patoka sa mga cockerels natin. Yan. Kasi kung puro bone ito mga kitlog, nahirapan sila maglumunok. So yan mga kitlog, 7 piraso. Yan, 2 tackle na stag developer. Dagdagan natin ng kalahati. Yan, 7 piraso na mga sisiw o cockerels, tapos baby pullets. So pili na siguro to. Yan. Nailagay na natin sa patoka nila. So ibibigay na natin to sa mga cockerels natin, tapos sa mga baby pullets. Kasi gutom na to mga kitlog. Time check, magalas 4 na ng hapon. Yan, medyo umaraw-araw na mga kitlog oh. Mabuti naman. Yun. So pahirapan nito mga kitlog magbukas sa pinto na to kasi lumalabas sila eh. Saglit lang mga kitlog ah. Ilagay ko muna bago ko pakita sa inyo. Yan ang mga kitlog oh. Yan. Tatakaw ng mga cockerels natin, tapos baby pullets na going 2 months old ngayong July 21. Pag malapit ng birthday ko this coming August, yan, magbibigay tayo sa mga solid subscribers natin na
na walang sawang sumusuporta dito sa aking munting channel ng BB Pullets. Yan, abangan nyo rin mga kaitlog yan kung kailan tayo magbibigay. 3 days ago pa lang mga kaitlog na nag-weed feeding tayo para sa mga magtutumas natin ng mga cockerels tapos BB Pullets. Yan, kung mapapansin nyo mga kaitlog, yung patukahan nila nalalagyan ng kusot. Yan, medyo basa dito sa loob. Yung sigurado dito na lalaki, yung isa na to, yan, sisiw ni kanyan ni pumpkin sweater. Tapos ito, parang lalaki rin to, tapos itong isa. So bali, tatlong lalaki, tapos apat na babae. Itong dalawa na to, ito yung sisiw ni Calpara Peruvian, nandito sa loob ng breeding pin to natin, ni Calpara Peruvian. Yan mga kitlog, itong tatlong mga kitlog magkakapatid yan. Yan, yung isa, tapos ito, yung dalawang itim, black light pumpkin, tapos yung bibistag na yon. Yung bibistag na yun mga kitlog, yung 5K sweater natin, tapos yung isang BB Pullets, Gilmore Hats. Yan ang sunod natin mga kitlog na materialis. Yan, bigyan na rin natin si Inday. Good boy. Tapos dito sa cording area natin, si White Knight Peruvian. Naku, napakaputik talaga mga kitlog. You know, tinan nyo yung painuman ng tubig nila mga kitlog, punong-puno. Tapos si Tasmanian Devil Hats. Yan. Good boy. Yan mga kitlog, oh. Big breed, big bone, black skin. Black Knight Peruvian, solid black skin mga kitlog. Ito yung anak ni Negro Senior. Nandoon, nakatali doon sa labas, oh. Yun, oh. So, dito naman tayo mga kitlog sa mga inahin natin. Yan. Si Whitey. Yan, si Inday. Sinasaluhan ni Gilmore Hats. Yun, oh. Si Black Knight Pumpkin na BB Pullets. Yan mga kitlog, dito tayo sa mga inahin natin. Para kay White Knight Peruvian. Uy. White Knight Peruvian. Si Pumpkin Sweater. Yan. Tapos si Black Knight Pumpkin. Naku po, napakaputik na ng kulungan talaga ni Calpara Peruvian, oh. Hindi pa natin naayos ito mga kitlog. Sunod na araw, pag uminit-init na, saka na natin ito ayusin, no? Pati yung ulo nyo, maputik. Yun, no? Unlike dito sa inayos natin na pinaglagyan natin ng mga cockerels tapos BB Pullets. Yan, medyo maayos-ayos na ito. Kasi naka-elevated na yung flooring nila, yung lupa. So, yun mga kitlog. Yan. So, maraming nakakalam dito sa vitamins na binibigay ko sa mga manoko, sa mga cockerels, sa mga sisiw. Yan, laban sa stress. Yan, maganda to sa tag-init, tag-ulan. Yan mga kitlog, walang iba kundi vitamin pro powder. So yun mga kitlog, based on my experience mga kitlog, maganda to sa mga sisiw. Yan, mapatandang, mapainahin, mapakakerels, mapaistag. Ito yung pinakamaganda mga kitlog na vitamins na ginagamit ko. So, araw-araw po ako nagbibigay nito. Kitlog, ito yung panlaban natin sa mga sisiw na na-stress. Yan mga kitlog, kasi yung vitamin pro powder mga kitlog, anti-stress to. Ano pa ba nakalagay? Immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer, tapos growth enhancer. So, mga kitlog, tandaan natin, pagtag-ulan, pagtag-init, na-stress po yung mga manok natin, kaya pinakadabis to. Gumamit kayo ng vitamin pro powder, pwede araw-araw. So, kung araw-araw kayo gumamit ng mga kitlog, mas maganda na magbigay tayo ng vitamins na to tuwing hapon. Pero kung magbigay kayo ng umaga at hapon, mas maganda mga kitlog na every other day. So, yung mga kitlog, magtitimpla na tayo nito para mabigyan natin sila ng vitamins na vitamin pro powder. So, magkano lang ito mga kitlog? Nasa 25 pesos lang naman to.
Yan mga kitlog, nahalo na natin. So ibigin na natin to sa kanila. Kuha muna to na vitamins sa, para sa mga kakirel, sa sisiw. Itong vitamin pro powder na to. Yan, ito na, nagsinuman na sila mga kitlog. Oh. Yan. Yun o, oh, naubos kagad yung patukan nila mga kitlog. So hindi na tayo makapag-plus dito mga kitlog sa silpon kasi medyo lobat na itong silpon natin. Kaya medyo madilim. Yan o. Oh. So ito lang muna mga kitlog. Hindi ko na mapapakita sa inyo mga kitlog yung ibang manok natin na mabigyan yung vitamin pro powder kasi medyo mahaba na itong video na to. Ito yung update natin sa going 2 months old natin ng mga cockerels tapos mga baby pullets. Ito yung sisiw ni Pumpkin Sweeter tapos si Calpara Peruvian. Yan. Ito yung mga kitlog. Vitamin pro powder. Yan. Nasa sa inyo na mga kitlog kung paano kayo magtimpla, strong ba o hindi. Pero mas sa akin mga kitlog, ganyan lang ako magtimpla. Yan, ganyang kulay lang na vitamin pro powder sa tubig. Okay na. So, meron tayong tatlong lalaki dito. Yun mga kitlog, ah, hanggang dito lang po yung video ko. So, itong hawak ko mga kitlog, ito yung sisiw ni Calpara Peruvian. Tapos ni Inday, ni Sweeter Palawang Goldhini. So, yun lang mga kitlog, maraming salamat po ulit. Ah, kung bago lang po ito sa YouTube channel ko, kung okay lang po, yan, paki-like, paki-comment, paki-subscribe. Pakidami na rin po mga kitlog notification bell para manotify po kayo sa mga gagawin kong video. Yun lang mga kitlog, maraming salamat po. Ingat po tayo lagi. God bless po sa atin lahat. Salamat po.